Kaibigan, kulang ka ba sa vitamin B9? Narinig nyo na ba ang vitamin B9 or folate deficiency? O marami sa kababayan natin merong deficiency sa B9 pero hindi nila alam. So tuturo ko to sa inyo ha. Marami tayong matutulungan dito. Yan ang mga 8 warning signs mamaya. Para saan ang folate? Folate kasi nasa pagkain yan. B9 is folic acid yan. Okay. So folate ang pagkain, folic acid yung supplement na iniinom, binibigay sa buntis. Kailangan natin tong vitamin B9 basically para sa dugo. Para gumawa ng dugo, para sa nerves, ba vitamin B sa nerves, maganda rin sa digestion, sa DNA, sa hair, sa skin, pati rin sa mga internal organs. So, ang folate na kukuha sa pagkain, kailangan yan sa white blood cell, sa red blood cell. Kailangan to ng buntis, diba? Lalo na sa fetus, sa baby. Kasi pag kulang sa folate, pwede maging abnormal yung baby. Kaya lahat ng buntis, binibigyan ng folic acid. Pero hindi lang buntis ang kailangan ng folic acid or vitamin B9. May mga pagkain mataas sa folate dito sa B9. Pag mahina kayo kumain nito, ay pwedeng bumagsak ang vitamin B9 nyo. Ano. Basically, gulay and nuts. Eh. Sari-saring gulay, sari-saring nuts, pati monggo, pati atay. Mataas yan. So, yan ang requirement. Pag buntis, 400 microgram of folic acid every day, dito natin nakukuha. Ano yung 8 symptoms pag kulang ka sa folic acid or folate deficiency? So, basically, anemic. Kulang, maputla. Okay? Maraming cause na maputla. Pwedeng kulang ka sa iron. Pwedeng kulang ka sa B9. Pwede rin kulang ka sa B12. O anemic din yon. Okay? Kulang ka sa iron or kulang ka sa folic acid. Ito nga pinakadelikado sa mga buntis. Ayan, no? Or yung may balak magbuntis. Sa mga young female, kailangan kompleto na kayo sa folate. Pag kulang kayo nito, pwede maging abnormal yung baby. O, hindi po maganda. Mga may depression, mababa din sa vitamin B9, mahina immune system, laging mahina, pati digestion. May mga sugat-sugat sa bibig, di ba? Pag maraming sugat, malamang kulang sa vitamin Bs. Ayan, no? Sugat-sugat, canker sores, pati yung dila, mapula, pale skin, maputla, memory problems. Ngayon, ang problema sa vitamin B9 deficiency, usually, kasama rin niya yung vitamin B12. Usually, pareho yan, kulang. Kaya minsan nag-overlap yung sintomas. So, anong cause ng vitamin B9 or folate deficiency? Anemic. Kulang ang kinakain. Alcoholic. Okay? Alcoholic, puro alak na lang. May problema sa tiyan. Oh, malaki ang requirement dahil buntis. Yan, no? Ang treatment natin, either pagkaing mataas sa folate, tuturo ko mamaya, or supplement ng folic acid. Pwede yon. So, ito yung mga causes. Mahina ka kumain, walang pera, mahirap, ni makabili ng gulay, tumatanda, o buntis, alcoholic, hindi maabsorb ng tiyan, may problema sa tiyan, buntis, may cancer, may malalang sakit, kailangan mo ng maraming vitamin Bs, at itong mga gamot. Itong mga gamot may interaction. Nakakababa siya sa vitamin B9. Ito mga methotrexate, sulfasalazine, trimethoprim, phenytoin, anti-seizure to, at iba pa. So, yung mga alcoholic, pwede bumaba sa vitamin B9, vitamin B12, di ba? Yung mga may eating disorder, pwede rin, mahina kumain. Tsaka yung mga malnourished. Ang folate na sinasabi ko na sa pagkain, di ba? Sari-saring gulay at nuts. Ang folic acid tableta. Okay, papakita ko kung ilan na requirement. So, ano yung pagkain mataas sa folate? Atay, mataas sa folate. 588 micrograms. Ang taas, oh. Per one, oh, parang uminom ka na isang tableta ng folic acid. Sari-saring gulay, spinach, asparagus, broccoli, mga nuts, peanuts, hazelnuts, walnuts, pati monggo meron din. Yan ang mga good sources.
Ito yung mga folate na kukuha sa pagkain. Ito yung folic acid, usually may fortified. Dinagdag na yung vitamin enriched na itong mga cereals. Kaya pag bibili kayo ng mga cereals o minsan sinasama sa tinapay, tingnan nyo kung merong dagdag na folic acid. Nilalagyan na nila yung vitamins yung pagkain. Pero pwede rin sa pagkain. Ito yung nahalo sa cereals. Ito requirement ng vitamin B9 ng tao. Habang bata pa, ang required is only 65 micrograms per day. Pag buntis, mga 400 micrograms per day. Okay? Pero hindi ka pwede lumampas sa 1,000 micrograms. Bawal din overdose. Okay, dapat sa tamang dami din. Ayaw rin natin overdose. Hindi rin pwede sa sobrahan. Ano benefits ng folate or vitamin B9? Tulad na sinabi ko, iwas ang neural tube defect. Pakita mo, Doc Lisa, yung picture. Maganda, oh. Yan ang mangyayari. Ayan, no? Pag hindi mo inalagaan maigi, hindi ka uminom ng folic acid, ayan, no? Pwede mag... Tingnan mo sa baby, oh, anencephaly. Nawala yung sa ulo niya. Spina bifida, oh, nagkaroon ng dalawang, ano, parang extra bukol sa likod, oh. Ito, nawala yung ulo, oh. Oh, hindi tumubo yung brain, di ba? Delikado, kaya kailangan nyo talaga nitong folate or folic acid pag buntis. Yan. Kaya lahat ng OB binibigyan kayo ng folic acid. Ayaw nyo maging ganito ang baby. Second, lower risk of stroke. Nakita nila, pag mataas ka sa folate or pag yung supplement na folic acid, mas hindi tataas yung homocysteine. Masama tong homocysteine, eh. More folate, less homocysteine, less heart disease, less stroke. So maganda, iwas heart disease, iwas stroke. Nerve kasi yan sa stroke, neural tube defect. Pati sa utak, iwas ulyanin, iwas Alzheimer's. Cancer, parang may tulong. Hindi to 100%, hindi 100% evidence, pero nakita nila pag kompleto ka sa folate, parang less risk of lung cancer, breast cancer, cervical cancer, and stomach cancer. Ano risk nito? Huwag lang ma-overdose, di ba? Sa cancer, hindi nila sure kung good, pero parang may tulong naman. Ang problema lang minsan, yung kulang ka sa vitamin B9, baka kulang ka rin sa vitamin B12. So, pag folate lang o folic acid lang ininom mo, tapos yung sintomas mo pala dahil kulang ka sa vitamin B12, eh, magkakaproblema pa rin. Magkaka-nerve damage pa rin. Kasi, so, ang ibig sabihin, gamutin mo na yung B9 pati B12 sabay. Sabayin mo na ang gamot. Kasi yan ang sintomas ng B9 or folate deficiency. Pero ang vitamin B12 deficiency, ito naman, B12 na tayo, kamukha rin siya. Ayan, oh. B12 sa alcoholic din, no? Anemic din siya. Ayan, no? Nerve problem din siya. Skin problem din siya. Hair and skin pa rin siya. Dila din siya. Depression din siya. Dementia din. So, hawig ang sintomas. Hawig ang B12. Ayan din. Heavy alcoholic use. O aging. Pero ang buntis, hindi kailangan ito. Pero ang B12 kasi, mainly nakukuha sa karne. Sa meat. Yung B9, sinabi ko, di ba? Gulay, tsaka nuts. Ito, more sa karne. Kaya ang mga vegetarian, sila ang kulang ng B12. Alcoholic, hindi kumakain. Vegetarian, hindi kumakain ng karne. Sila nagkaka-B12. Kaya pag pure vegetarian ka, vegan ka, minsan nagsusupplement ka rin ng B12. Ayan, no? Sa meat mo makukuha. Ayan, no? Mga matataas sa B12, puro meat to. Meat, beef. Liver, yan, oh. Ham, chicken, egg, meat. Eh. Okay? So, parehong mahalaga, B9 and B12. Sana po may tulong to. Oras na may sintomas na anemic, may nerve problem, at iba pang mga sintomas na pinapakita natin. Ipacheck natin, baka kulang kayo sa B9, B12, or wala naman masama. Kung kakain tayo ng maraming pagkain, mataas sa B9 and B12, itong mga tinuturo ko sa inyo, plus, kung buntis nga, kailangan nyo ng folic acid supplement. Salamat po.